Yo, what is up mga kabisyo? Ayun, nagbabalik na naman ng inyong mekanikong hindi guwapo, kaya hindi babaero. Ayun mga kabisyo, kung mapapansin nyo, kung familiar sa inyo yung motor, ito yung motor na 200R yung nakaraang ginawa natin, ano? Yan yung kinatkat natin yung cover niya mga kabisyo. Ang naging problema niya kabisyo, at nagulat ako ba't ibinalik na naman dito sa akin, yun pala mga kabisyo, yung kanyang charging system is hindi na nagcha-charge. So, naikabit na natin kabisyo. Ngayon, isi-share ko lang sa inyo kung paano ba yung pag-check na, kasi minsan nagkakamali tayo kabisyo. Mali yung nabibili natin. Minsan, napapabili natin yung customer ng maling pyesa, gaya na lang ng starting coil. Yan. Kasi minsan, yan, ilalapit natin yung kabisyo, no? Napapagkamala natin hindi na siya nagcha-charge. Una, regulator. Pangalawa yung sinasabi ng ibang mekaniko is yung stator coil nga. So, sa pag-check ng itong regulator kabisyo, madaling-madali lang, ano, ayan, naikabit na natin. At ito yung kanyang luma mga kabisyo. Ganito lang siya, papaandarin natin kabisyo, no. Pag pinaandar natin yan at hindi namatay kapag tinanggal mo itong positive ng kanyang ano nga ng battery, at kapag hindi namatay yan, ibig sabihin po ay good yung inyong regulator. Ito yung gamit natin ngayon ay yung bago na nga. So, i-start natin yung motor ni sir, no? So, kapag take note kabisyo, ha, kapag tinanggal nyo yan na hindi namatay yung motor nyo, ibig sabihin, good pa yung inyong regulator, yung charging system nyo. So, tatanggalin natin yung positive, no? Take note kabisyo, positive yung tinatanggal, ha, hindi negative. So, ayan mga kabisyo, as you can see, umaandar pa rin siya kahit na tinanggal na natin yung positive wire, no? So, papatay muna natin. Ngayon, ibabalik natin kabisyo yung depiktibo niyang ano, no, rectifier or yung kanyang regulator nga, no? Ibabalik natin itong luma na, yung luma niya nga. Washing dito? Wala, pero may pawasingan, bakit? Oh, sige, mamaya. Magpunta lang ako dyan. Sige. Log, isalok ko na dyan. Balikan ko lang. Ah, sige, log. Tapos, may papasok na ako pa muro eh. Ah, sige. Ayos ah. Naturang nila ng ano. Hindi, tago mo lang kabilog. Yan. So, ito kabisyo yung bago, no? So, shoutout dito, no? Sa X-Power. Yan. At ito yung, ayan, may serial number pa, no? Stock pa talaga to kabisyo, pero depiktibo na nga siya. Hindi natin alam kung bakit, siguro gawa nga ng medyo luma na rin siya kabisyo, no? Dancer, sulungan mo rin ang kuha niya dyan, ang luma. Good, makita mo rin. Papakita rin natin kabisyo sa may-ari, no, para makita niya rin na talagang sira na yung kanyang regulator, ano. Kanina kabisyo, yung unang findings ko, papalitan ko sana yung stator, yung kanyang lightning coil niya. Yung pala ay ayos pa rin nung ginamitan natin siya ng test light natin, ano. So, ayan kabisyo. Ayan. Pag tinanggal ko yan kabisyo na namatay yan, ibig sabihin, depektibo talaga yung stock niya. Kita nyo, diba? Kapag ka may defect yung regulator, huwag mo ingay, B. Kapag may defect yung regulator nyo, ganun lang siya ka daling iano, no, i-test yan. So ulitin natin, baka sabihin nyo biro-biro lang eh, baka sabihin nyo biro-biro lang. So, tsaka mahirap siya mag-start kabisyo, pansin nyo, pero kapag yung bago yung ikinabit, mabilis lang siya start. Ulitin natin mga kabisyo, ah. O, kita nyo mga kabisyo, talagang ano siya kabisyo, ngayon may ano talaga siya, may
problema talaga siya. Ngayon ibabalik natin yung bago kabisyo, no. Yan, balik muli natin yung bago. At pansinin niyo kabisyo yung luma, mahirap talaga siya, ano tawag dito, i-start. Ilang beses mo papipindutin yung post start niya bago siya umandar. Pero ito, isang anuhan lang kabisyo, isang pindutan lang talaga. So papaandarin natin kabisyo, no. Lagyan natin uli, tusok natin diyan. Itiin natin. So ganun lang kadali kabisyo, no. Ganun lang siya kadaling itis kung depektibo na ba, sira na ba yung inyong regulator, mga kabisyo. Ayun mga kabisyo, muli nagpapasalamat ako sa inyong panonood. At kahit ganun lang kaikli yung video natin kabisyo, sana ay may natutunan kayo kahit sobrang napaka-basic lang yon. Ayan, pinakita natin sa inyo para minus yung pagbibili ninyo ng pyesa na hindi naman yun ang dapat na binibili sana, no. Tapos dito kabisyo, napabili rin si sir ng bago kasi pinabili siya ng pyesa doon sa sang shop ba yun. Kasi ito yung inano niya na dahilan, but ang hirap daw paandarin yun pala. Isa rin yun yung ano, yung regulator nga. So ayun mga kabisyo, maraming salamat muli sa inyong panonood. Naway nakatulong tayo sa inyo kahit ganun lang kaikli yung video natin, ano. Pinakita natin sa inyo nga paano i-check yung regulator nyo, yung rectifier nyo ng inyong mga 200R na kung sira na nga ba talaga or depektibo na. So muli mga kabisyo, ito muli ang aking paulit-ulit na paalala na huwag mong sira ng kapwa mo mekaniko para lang ikangat mo. God bless you all po. Bye bye.